Ganito bumawi si D'Angelo Russell matapos ang maalat na shooting laban sa Kings, pinoster si Paolo Banchero. 14 points sa 4th quarter, kabilang pa ang 2 winning free throws sa nagselyo ng panalo kontra sa Orlando Magic. Pero bago yan, mga fans ni Stephen Curry, napamangha na naman sa ipinakitang laro ng unanimous MVP. Back-to-back wins nga po para sa GSW dahil matapos nilang talunin kahapon ng Houston Rockets, tinalo naman nila kanina ang team ng Pelicans. Si score 130-102. Back-to-back solid game nga rin po para sa 2x MVP na si Stephen Curry dahil matapos nitong pasayawin si Brooks kahapon. Pinaulanan niya naman ng 7-3 ang NOP kanina at nagtapos siya na may 42 points, 5 rebounds at 5 assists. Kaya naman maraming NBA fans nga po ang nag-react sa naging laro ng unanimous MVP. Ayon sa isang fan, si Steph daw ang real GOAT at best point guard of all time. Ayon naman sa isang nagkomento, si Stephen Curry daw ang Michael Jordan ng era ngayon. Isang fans naman ang masayang-masaya dahil sa napapanood niya nagiging laro ni Steph, na ayon din sa kanya malabo na daw na makakita pa tayo ng isa pang Stephen Curry. Tunay na nakakabilib din talaga ang ginawa ng 4x NBA champion dahil ito ay magte-35 na. Parang hindi din talaga ito tumatanda gaya ni LeBron. Anong masasabi niyo sa naging laro ni Stephen Curry, mga brother? Samantalang D'Angelo Russell bumawi matapos ang maalat na shooting laban sa Sacramento Kings. Kahit nagtapos nga po na may 17 points si D'Lo laban sa Kings, bagsak naman nga po ang shooting nito na may 38% lang sa field. Pero kanina sa naging laban nila kontra sa Orlando Magic, bumawi nga po ang nasabing Lakers guard at pinangunahan ng Lakers sa opensiba. At nagtapos ng may 28 points at 8 assists, shooting 10 of 14 sa field. Bukod nga po sa game-winning free throw na ginawa ni D'Lo, madaming highlights nga rin pong ginawa ang one-time All-Star. Isa na dyan ang ginawa nitong pag-posterized dunk kay Paolo Banchero. At mga solid pass, gaya na lang ng ginawa nitong sucker pass kay Austin Reeves. Watching, can keep their head up so they can see it. 14 points nga po ng 28 points si D'Lo ay binuhos niya noong 4th quarter, kaya nakahabol ang Lakers sa lamang ng Magic. Madaming Lakers fans nga po nag-react sa naging performance si D'Lo at ng Lakers. Ayon sa isang fans, mataas daw ang talent na meron si D'Lo. Kailangan lang daw nitong maging consistent kada game. Ayon naman sa isang fans, going big will be key in the future for us. O ang big lineup daw ng Lakers ang susi para manalo kada laro. Ayon naman sa isang nagkomento, need pa rin daw ng Lakers ang rebounding at defense si Vanderbilt sa starting lineup. Kailangan din daw ni Wood ng malaking minuto, lalo na sa closing minutes. Dapat rin daw ibigay na lang ang minuto ni Cam Reddish kay Max Christie na hindi pa rin nakakapaglaro ngayong regular season.